1 Corinthians 12:3. Wherefore I give you to understand that no man, everybody say no man, speaking by the Spirit of God, calling Jesus a curse. And that no man can say that Jesus is the Lord but by the Holy Ghost. Kaya hindi tayo nagkakamali. Jesus Christ is the Lord, and not only the Lord, but He is the one Lord and one God. Sino ang nagsasabi na pwede tayo magsasalita niyan? It is by the Holy Ghost. Then Zechariah 4:6. Then he answered and speak unto me, saying, this is the word of the Lord, and to Zerubbabel, saying, not by might, nor by power, but by my Spirit, saith the Lord of hosts. That's the King James Version. Now please permit me to read that verse in the New Living Translations. Then he said to me, this is what the Lord says to Zerubbabel, it is not by force, nor by strength, but by my Spirit, says the Lord of heaven's armies. We have the word of the Lord. It is not by might. It is not by strength or by force. But we always believe in the Spirit of the Lord. God's word, I will be speaking to you this subject. God's word will be accomplished by God's Spirit. Everybody say amen. Amen. Verse 6 is the focal point of this vision. Zechariah 4:6. Any word this group of returnees from exile were going to do, we're going to do, would only be accomplished by the power of the Spirit of God. We understand na yung mga returnees na batid, nung pabalik na po sila, ang kanyang desire is to rebuild the temple. Relying solely on human resources and human sagacity or insight or perception and human strength, their efforts would be worthless. Dahil ang Diyos na nagsabi nun, hindi sa inyong kapangyarihan at sa inyong lakas, kundi sa Espiritu lamang ng ating dakilang Panginoon. Kaya po mga kapatid, nitong huling mga araw, we understand this is the word of the Lord. And I heard one preacher, and I really hold on to his words. He said, we listen too much to the opinions of the people, and we do not believe the words of God. Opinions, so many good books, but we miss the book, the word of God. Yung opinion ng tao, pinapakinggan yung salita ng Diyos, hindi na susunod, maamay. Zechariah says, not by man, nor by power, but by my Spirit, say the Lord. The community had tried to rebuild the temple by their own strength. Immediately upon their return from Babylon over 60 years earlier, but that turned out to be a fiasco, a complete failure. Nag-ipon-ipon yung mga Hudyo na bumalik, nagplano, nag-isip kung paano ang gagawin ito. Pero lahat po ay nagiging failure. Lahat sinubukan na nila, wala pong nagtagumpay. Kaya ang Diyos na ang nangusap. Hindi sa inyong lakas yan. Hindi sa inyong kagalingan yan.
kundi sa Espiritu ng ating dakilang Panginoon. Maganda po na meron tayong nalalaman. Maganda po na meron tayong napag-aralan. Maganda po pero na meron tayong idea. Pero lahat yun ay kailang isang guli natin sa ating dakilang Panginoon. The final say must be the Lord. Hallelujah. And with wisdom, I don't hear the voice of the Lord. Listen to your elders. We are facing on that kind of problem this time. Hindi may bababa ang Diyos para kausapin ka. Naglagay ang Diyos ng tao para papayuhan ka. Maganda yung sinabi ni Ma'am Mickey Lambert. Sabi niya, to the drug surrenders, we do not come to fix you, but we are here to support you. The elders cannot fix our problem, but they are there to support, to help us, to solve, and to face the problems. Pero kung ang problema ang imo nang face, wala kang magawa dyan. Praise God. A total fiasco. Complete failure. Human effort. Without the supply of the oil of the Holy Spirit would burn itself up. Kaya meron maraming mga na-burn out, mga kapatid. Nasunog. Napagod. Nagkasakit. Dahil lahat ng pagsusumikap ginawa natin sa ating sarili. Pero kung merong gabay ang ating Panginoon, hallelujah, sabihin ng Panginoon sa atin, slow down naman ako nga, eh, nag-slow down din, humanly speaking. Nag-rest din siya, mama din. Next, God's work. Everybody say God's work. Done in God's way will never lack God's provision and power. Basta gawain ng Diyos, hindi ka makukulangan ng supply. Pero kung sinarili mo lang yan, palagi kang makukulangan. Palagi kang nahihirapan. Pero kung gawain ng Diyos, umaasa tayo sa Panginoon, God will always supply. Come on, preachers! Come on, evangelists! Doing God's work. This is His work. This is His church. We are His people. We are working together with Him. And He owns everything. He can supply all our needs. Everybody shout amen. Amen. And look at the next sentence. Those who resist this principle will learn the hard way that they will be powerless to do God's work. And it's true. Lahat tayo may mga karanasan patungkol dyan. Pero salamat sa Panginoon. Hanggat ngayon, nakikita natin ang pagpapala ng ating dakilang Diyos, mama. Not by might, nor by power, says the Lord of hosts. The word might in this verse carries the sense of armed force. And expresses this by saying, not by military might. This word might carries the armed force. Binigyan na kayo ng mga sundalo. Magaling kayo sa digmaan. Pero nagproblema pa rin. It's not doing the work of God. Military force is not applicable. Doing the work of God is always to connect the one that gives the order. All the orders comes from our Lord God Almighty. The reason why we are still here working for the glory of the Lord, dahil hindi pa tayo iniwanan ng ating commander-in-chief, mama.
ang ating dakilang Panginoon. Ang ating CPNP, nag-retire na, in-extin ang presidente. Ngayon, natapos ng extinction, in-extin ulit. Kaya ang tawag na Police Director Bato de la Rosa extinction. In-extin! Dahil mabalita na mag-expire na yung ating sa Armed Forces, kapapalit lang din. Kaya nagbago-bago ang mga programa, ang mga orders. Ang instruction sa field, nagbago-bago. Dahil sinuulo mo, may bagong plano. Pero yung Diyos natin, nung binigyan tayo ng otos, hanggang ngayon, hindi nagbabago. Nagbabag! Now my power, but by my spirit, says the Lord of us. Walang question na mag-ibig. Sa plano, programa, strategy, sa sowing. Pero kung mo walang Espiritu ng Diyos. Minsan kasi nag-ubos na lang yung isip ng isip natin. Kung nagsikap kayo, nagsikap din ako. Kung nagsikap ako, nagsikap din tayo lahat because we want souls. Pero hanggang lumayo tayo sa nagbigay ng otos, walang magandang bunga ang anumang pagsisikap natin. Clap your hands to the Lord Jesus. The word power refers to physical strength. And so says, or by your own strength, compare, neither by force or arms, or by brute strength, or another possibility is, as for your own strength and mind, this will not enable you to do my work. Sa church, mga kapatid, siyempre gusto mo talagang dumami yung mag-convert. Wala man tayong mag-desire, kaya nag-pastor tayo. Hindi para umaman. Kundi magdala naman kaluluhan. At kung sabihin mong mayaman ka na, baka mawawala yan. Mas maganda yung sabihin natin, pinagpapala na ako ng Panginoon. Mas maganda yung blessings na nagagaling talaga sa Diyos. So I told the church, ganoon pa rin. Ano man plano mo, basta walang prayer, walang fasting, walang pag-submit sa authority ng Diyos, wala pa. Napapagod na lang tayo. Bakit tayo nagtataka doon yung altar cooling? Wala masyadong makatanggap ng Holy Ghost. Pero pag mag-challenge tayo sa baptism, ang daming mag-baptize. Pero hindi kompleto yan kung hanggang dyan lang sila. So we need to seek the Lord. Anong problema natin? Mag-pray tayo sa Panginoon because I believe, mami, this is my principle. If you are a revivalist, you are a soul winner. If you are a soul winner, you are a revivalist. Hindi yung kagaling natin magsalita nung dagtago, mga patid, no? No. Ang gusto kong makita yung totoo revivalist. My growth and church. Amen. Hindi anong nakikita ang mga mabit. Kundi pinagpapalang ng Panginoon, maraming kaluluwa, hindi ka titigil. Amen. Hallelujah. Patuloy! But by my spirit, says the Lord of hosts, God promised that the spirit of the Lord would remove every obstacle standing in the way of the temple's completion. The temple, you can either apply that to the physical building or to the spiritual building. Dahil ganun din, we are the temple of the Holy Ghost. At walang pwedeng magbigay sa atin ang power kundi ang Holy Spirit. Now, 1 Corinthians 16:9. For a great door and effectual is open unto me. And there are many adversaries.
In the Amplified Bible, it says like this. Because a wide door. There's a wide door being opened to the United Pentecostal Church of the Philippines. For a fitting service has opened to me in Ephesus, a very promising opportunity. That's the Amplified Bible. And there are many adversaries. Para malayo na tayo sa history. Paki forward, please. Okay. Great door of opportunities being opened to UPC evangelism, reaching the 1 million souls through Bible. Do you believe it? Not the might of our general superintendent, not the might of the executive board, nor the district board, but it is through the power of the Holy Spirit. Now, next slide, please. Drug surrenders. We have pinakita ko na yan last month sa Palawan pero dadagdagan natin ang information. Mga kapatid, ako po'y naniwala sa church. Magbigay ka ng report, anong nangyari sa church? The people will get excited. Nung nakaraan ko siya, nag-baptize ng 14 sa morning, 12 sa gabi, 26 sa isang linggo, talakpak ang mga members. I think you need to know, pastors and ministers, what's going on sa fellowship natin ngayon. Kung talaga bang merong wide door. Kung meron bang talagang door of opportunity. At kailan kumilos tayo para dito, mga kapatid. Nagkaroon tayo ng sign ko muha and then merong Malabon City muha sign. Pastor Adil, akit mo kayo. Let's roll. Next slide, please. Next slide. Yun po, mga kapatid. DDB, UPCPI muha signing. The dangerous blackboard, office of the president, nakipagmula sa buong UPC Philippines na yung mga drugs or interest, 1.6 million, ay meron tayo opportunity na hindi silang maabot sa salita ng ating Panginoon. Yung group ng 7 ministry kahapon, anong Lunes, Martes, sa kahapon na abalit, umiiyak sila. Tayo din, naramdaman natin. Kasi sabi niya, isa sa mga adik dyan, yung katabi mo sa upuan noon, kaya hindi na, kasi binago na. Yung pamilya mo, yung kapitbahay mo, yung pinsan mo, pero wala tayong pakiramdam sa kanila. Hindi man tayo nakadama ng awa para natin abutin. Dahil ang isip natin, mga adik yan, walang pera yan. Maghingi pa sa atin yan, sabi ni Mami, it requires patience to wait there. We are not money-oriented. We are souls-oriented, man. Let's wake up! Next slide, please. Sir Chairman Benjamin Reyes. Permanent board member of Dangerous Drugs Board. Sabi na kahapon sa 7 Ministry, ang Diyos ngayon ay maglalagay ng mga tao sa bawat lugar para makapasok po tayo. Pinadala si Joseph sa Egypto. Pinadala si Daniel sa Babylon para ilintas ang kanyang bayan. I believe in this last day. Kaya pinagkagawin ang ating makilang Panginoon. Nung sinabi niya, Pastor, isla niyo, may punilag ko ng UPC. Napalundan ako, wow, praise God, sir. Magkapatid pala tayo. Sabi niya, trabaho niya natin ng pastor. Hanggang nandito pa ako, mag-snagin niyo na tayo na yan. Next. Next slide, please. Taghan ba tayo? Next, yan. Ngayong sunod na linggo, meron, ibigay na isang microphone kay Pastor Arnold. Meron memorandum of agreement signing that
lang ceremony, city of Malangon, underground abuse council, and United Pentecostal Church of the Philippines Incorporated. Panunumpalit natin. Pastor Arnel, tell us, ano ang layunin ng MUA signing na yan between Malangon and UPC? Yes, sir. Good morning, po. The MOA signing for Malabon and UPC cares is that tayo po ang hawak ng 21 barangays sa Malabon pagdating po sa community-based drug rehab program. 21 barangays! Narinigyo yan! 21 barangays! Bigyan ba tayo ng MOA na tayo ang magtuturo doon? Partner of Caloocan City Anti-Drug Abuse Office. At meron po tayo yung Section 1 po are actively participating pagdating po sa Community Drug Rehab Program po, sir. Tapos meron pang Pasay. We have one barangay in Pasay who will now asking for our signing between UPC and one of the barangay to lectures nyo kanilang 300 surrenderings. 300! Kung 1.6 niya, ibabalik na naman yung tukhang, double barrel. Marami na naman yung susurrender kaysa matamaan sa barrel. Pero kung matamaan siya sa Word of God, buhay na buhay. Ang alam ko dyan mga kapatid, parang kasama mata ang mga pastors doon. Yes, sir. Sa Malabon po, nag-arrange po tayo, hindi po natin kaya alone, but nag-request po tayo ng mga pastors who are willing para po yung 21 barangays po ay makater po natin, sir. Kasama diyan ay mga pastors ng other religious group. Tuturuan natin. Kasi sinabi ni Pastor Choi kanina, awag niyo ang Pentecostal yan, Pastor Choi. Ngayon ang Pentecostal ang tinatawag. You see? How great is our God, man! We need to be excited about this! Ngayon lang ito nangyari sa buhay natin, Panginoon! Bakit? Meron ang nilagay ang Diyos doon. Nung ibinaba, tinanong ako doon ng isang kagawad doon kami sa Surala sa lugar ni Pastor Roger. Sabi niya, Pastor, sir, yung bang inyong MUA came from the office of the president? I said, yes. Here's the moon. Siya mas malakas kayo kaysa amin. Kasi mas malakas yung Diyos natin. Hindi mo panahon mga kapatid na para tayo nagtako pa rin sa sunod. It's time to come out to be open because God opens the door of opportunity. Shining! Pagkatapos ng signing ng MUA, lahat po ng Membro ng Executive Board at National Leaders, sabi ko kay Sir, sabi niya, Pastor, pwede na kayo magturo? Sabi ko, Sir, no. I-train muna niyo kami. And through the courtesy of Pastor Jeff Mallory, na-finance yung seminar.
Pumunta kami sa Taytay. 3 days na retreat. Pagkatapos noon, let's go. Let's conduct seminars. Alam niyo awareness na to. Hindi lang ito pang-abit, pati sa atin to. Protection natin to at sa ating mga membro. Bakit po? Pag mag-operate, bypass operation, nandito yung bahay ng drug lord o drug poster. Nandoon ka sa harap. Nag-abang ka lang ng taxi o tricycle. Pagdating na nangarinig din, nandoon ka. Hindi mo alam na yari. Kasama ka ang huli. Di mo magamit ang Jesus name yan. Because ignorance of the law excuses no one. Kaya mga pastors, presbyters, you need to tell your people, hindi lang ito soul winning protection din natin. Paano, pastor, kung mahuli tayo dyan, 36 hours ka lang na pwede kang makalabas kung meron mag-certify na hindi ka kasama sa bahay, hindi ka amig, hindi ka puser, hindi ka drug runner. After 36 hours, may kaso ka na. Pero ngayon si pastor, merong buwa, merong certificate, hindi po yan, o malinis po yan, then i-release ng tao. Ang isip natin kasi, sa kailangan nyo, know, this is your protection because drug problem is all over the Philippines. ACR, senior, attorney, tuloy na, huwag na lang yung susapis kanila. Attorney Del Valle, the chief legal of the dangerous drugs board, pinuruan ko tayo. Sir, paano kung may problema? Call me anytime. Sir, may nahuli doon. Call me anytime. Kasi sa lahat ng seminar namin, kayo lang ang UPC leadership ang pinaka-faithful. Sabi ng mga presenters, mula nang nag-lecture kami, walang lumalabas. Sa lahat ng seminar namin, Pastor Terry Marimondo tayo, kayo lang na-present namin, very attentive kayo, very serious kayo. We are so serious about this! Sabi ng isang doktor, Dr. Manovio, head ng Taguig Rehab Center, sabi niya, gusto ko sanang manigarilyo. Pero wala ko natin na manigarilyo sa inyo. Okay. Wala siyang sigarilyo. Nahiyak ko sa inyo, mga pastor kayo. Pero iba na yung pastor na tinuturuan. Lumalabas na ni Carillo. Nag-barman! 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 Clap your hands to Jesus! Paano din? Kaya, sa mga tayo yung pastor kita. Hindi ba tumalabas ko sa very easy na tao. But his heart, I appreciate this man. His heart is in this grand surrender. Nagawa siya na maging na mga notes para dito. Kaya may mga notes yung story. Because when you dig into this, you will be addicted also. Come on! Will you be addicted also? So in you. Huwag na matakot, mag-Diyos tayong kasama. Bagyo, kay Pastor Eugene, after the NDI, Pastor Eugene sabi niya, punta ka sa amin, sir, punta kayo yung team mo, magturo doon. Marami po yan, isang section lang ako na ng picture. Next slide, please. Thank you. Huwag na lang yun sila. Ito, pumunta kami ng Central Mindanao District through the request of the presbyters. Section 3, Pastor Roger Villis. Nag-join ang 3 and 4. Ito si Remarga. Nandoon ang mga pastor, mga kapatid. Hindi lang para magturo, protection din natin. Kapatid ni Pastor Nyaga, naglaro ng basketball, bumili ng tubig, yung palang lugar na pinuntahan nila, mayroong drug operation doon, pumunta ang PDIA ng mga polis. Kasamang lahat, kap-kap na, ang karansin, pero walang contact, may nag-report sa kanya, nandoon na kulong. Magkano hinihin para makalabas? 200,000. Church building na yan. Sa gusto sa work. 20,000 na ito, paglawan ng kotse. Sabi, 36 hours ka lang rab, kapatid. Kung walang mag-certify sa iyo na hindi ka addict, hindi ka puser, hindi ka user, you will be released. Pero kung walang mag-certify, you'll be in jail. Pero sa iyo inabas, bayad ka. Delikado.
Balik ko rin sa isa ko na. Pastor Efren Remios, Pastor Meron po silang joy sila doon sa General Santos City. Ang dami mga pati mga tao, mga pastors, church leaders, kumating. Para maawit. At magagamit sila wala ng pay. Next, thank you. Sintrang Mindanao po yan. Next, balik siya bukid na. Section to, Northern Mindanao, under Pastor Tami Agusan. Pumunta kami doon sa Pastor Ricky Sarangin. At sila na. Para magatulong. Para ma-involve tayo. We will be hearing more news about this. Next. CBO, Cagayoro City, Section 1, Northern Mindanao. Doon sa simbahan mapag sa Cagayan, nandoon ang mga pastors. Marami, magaling ang mga pastor doon. Sabi niya, sir, bago kayo pumunta, ispadala namin ang pangalan. Pagpagkatapos ng CBO, makuha na kagad namin ang certificate. Very wise, man. Very wise. Man, next. Asia Drug Surrenders. Look at this. Asia Drug Surrenders. Sino ang nag-handle doon? Pastor Picar and Pastor Jaime Bautista. Pastor Jaime, hindi bang tumayo? Saan ko yung Pastor Jaime? Yun, Pastor Jaime Bautista. Ang dami, nasa 600 plus, 800 plus. Makunman mo isang adik. I-times po naman na yan sa pamilya. Huwag lang sa isang adik, may pamilya yan. Kasi pagkatapos ng session natin, pwedeng bisitahin ang pamilya. Wala! Tulong-tulong tayo! United Pentecostal Church, mayroong open door sa atin, binigay ng Panginoon. Because we do not know, pag mawala na siya sa office, baka iba na naman programa. Ngayon, i-crab natin ito. Bahit isinigin tayong matapang, huwag na lang pakinggan yung pagmumura niya. Kung gusto makinig ng Presidente ng Speech, doon kayo kay Duterte ito. Ing-ing-ing. Adon mo nga namin, son. Trending yan. Membro natin yan sa Davao. Sa araw, Presidente, sa gabi, taxi driver. Ing-ing-ing. See? Kita nyo, membro ng UPC, namimik ang Presidente. Malaking influence yun. Kasi ang presidente nagmumura po siya, hindi. Grabe talaga yung binigyan ng Panginoon. Baptism sa mga transurenderes! I tell you today, kahit ilang bisis ka pabalik-balik sa lahat, hindi talaga mabago. Kahit ilang bisis ka pabalik-balik sa kulungan, hindi talaga mabago yun. Because it's not by might, nor by power. Marami pa ito mga balik. Next. Oh, Pastor Oscar, Pastor Jason Cayano, may surrender sa PNP dahil user. User ng all of God. Kaya kayo mga polis, user kami for me, nakakaatinig nito, pero para sa Panginoon. Kita niyo ang kamutihan ng Panginoon, mga balik. Next. Oh, hallelujah. Evangelistic Mahi. Alam niyo ito mga Americans natin. Thank you for the support of our brothers from our mother church. Magbibisit siya, pupunta kami. Magbibreaks kami. Alam niyo buhay ng tao niya. Pabalik-balik sa kulungan for 30 years. Lahat siya nagmagawa ng kanyang sarili. Okay? Siya na nagkiling. Grabe. Ilang bisis pabalik-balik sa kulungan. Sabi niya, kahit yung mga adik na yan, kung nasa kulungan sila, kahit tatabihan ko pa sila sa higaan. Dahil yun ang buhay ko. Alam ko ang buhay nila. Basta walang kapangyarihan ng Diyos, mamamatay silang adik. Pero kung marinig nilang salita ng Panginoon, mababago ang kailangan mga buhay nila. Tulong-tulong tayo na basta. Tulong-tulong tayo. Hindi tayo lang uminig. Kaya ang sabi ni Juan, puntahan mo nga yung si Jesus, kung siya naman talaga. Sabi niya,
ng Panginoon sa Kristo. Sabihin mo kay Juan, ang Ebanghelyo na ipangaral na sa mga nahihirap, sa mga rejected. Magaling sinabi ni Imam Mickey Mabsamila, this harvest, this revival now, this grand celebration of the Philippines, will answer for the rapture of the church. Sa buong mundo, ito lang ang programa sa Pilipinas ng kakaiba. Inaakusa siya, pinagsabihan siya hindi maganda, pero tuloy lang. Tuloy lang. Sabi ni Jair Bato, bakit kayo naging adik? Kasi lumayo kayo sa Panginoon. Parang pastor din. Kaya tayo mga pastor, hamon natin yan. Yung GPN pinagsabi, kaya kayo lumayo sa Panginoon, hindi na kayo nagsisimba. Panahon nang bumalik tayo. At isa, prayer na pag isamahan nyo sa prayers, meron tayong koleksyon dyan na magkaroon din ng MUA ang UPC na buong PNP sa buong Pilipinas. May Bible study, hahawakan ng UPC pastors na ang kapit. That will happen! Padahal-dahal ang kasagal, Travis, for the Lord, hindi ba makapasok dito ng Bible study? After 2 months, tinawag kami, Pastor, mag Bible study kayo rito. Mag Bible study, nag-akit kami sa office ng GPNP, nag-prayer doon ng Bible study. Basta na nalangin, ibibigay talaga na natin dahil ang pagbabahin. Barangay Kapun, drug-free workplace. Come on, tuloy natin. Yun, video that, move tayo. Next. Nandiyan sa Pastor Arnel, Pastor Ferrer. Sino pa kasama nyo dyan? Mga pastor natin. Doon sa mga pag... Pastor Richie Conde. Pastor Richie, nasa? Pakibigay ng mic, please, Pastor Richie. Pastor Richie Conde. Anong lugar yung pinuturuan niyo? Nasa school na, sir. A school? Yeah. Ano yan? Drug awareness month. Drug awareness symposium, sir. Oh, dati. Hindi man tayo imitahin, mga kapatid. Wala nag-imita sa atin ngayon. Pero the Spirit works. The Spirit is moving. Tayo mga rejected na mga Pentecostal rejected. No place for the UPC pastors. But now, they are requesting for the UPC pastors. Because the Spirit is moving. Not by might, not by how eloquent we are. Ano pa nangyari? At saka sa amin sa bayan sa Danbantayan, the Earthquake of Cebu, barangays, ano yung binigay sa akin yung 9 barangays. Sa 20 barangays, binigay sa kanya yung siya. Maghanap ka ba ng pinto ang kakatukin? Ang kagandahan yan, sila na mag-ipon ng tao, pupunta ka na lang mga ngaral. Yan naman ang hanap natin eh. Anong patang gagawin ng Panginoon para kay kumilos na kapatid? Thank you, Pastor Richard. Ito, Pastor Richard, wala ito na. Pastor Richard, sa barangay Apupo, nagturo siya mga kapatid. BBRP, Barangay Based Rehabilitation Program. Sa third box, i-turn over sa kanya ang mga surrenders. Biro mo yan. Yung pasto natin ang mga sasulok-sulok yan. Pero ngayon, kinukuha na ng mga chairman. Anong ginawa ni Pastor Rich? Pinakita yung certificate, pinakita yung MUA, ang sabi ng barangay bakin, kayo pa lang original, i-turn over na namin ko sa inyo. Campus Ministry, Pastor Picardo. Paki-share sa Campus Ministry. Tingnan nyo ha, may MUA tayo sa Dangerous Drugs Board, National Health Office of President. May MUA tayo sa mga barangays ngayon. Meron din tayong MUA sa DepEd. Meron po tayong MUA sa DepEd. Actually, it's a direct order from the Secretary of DepEd dito sa divisions ng NCR at tayo po ay binigyan din ng pagkakataon na makapag-open ng mga campus ministries. Kailangan lang po natin ay training seminar, sandali lang po yun. At meron tayong mga ilang schools na ginagamit para sa ating campus ministries. Open door po sa... Wow. Sa mga UPC. Palagpagan natin ang Panginoon. Even the campus! Nagbigay ng MUA ang DepEd! Pasukin ang mga high school! That is high school students, mga kapatid. Bakit po? May mga teacher na hindi rin papasok. Ipasok agad ang mga pastor mag-tour. Tayo kasi may bayad na dyan. May makuha ba tayo dyan?
ah, nakalimot na sa ministry. Nag-umpisa tayo, wala, pinagpala, nakalimot ka, saan ka galing? Yan ang problema natin, pag pinagpala, makalimot na sa kabutihan ng Diyos. Let's work. Let's work. Yes. Hindi tama yung ating paningin ngayon because we've been listening to the opinions of the world. We do not listen to the voice of God. No other opinions that is so good and powerful is the word of the Lord Jesus Christ. Alam nyo yung goal? Ang ganda, hindi ko na-explain sa halay yung oras. Now, itong goalless. Province of Cebu, naubos na mga. Parang ko may copy sa Manila, sa ibang district, pero iba itong nangyari sa Cebu. Pastor Romy, alam mo, pakibigay na ni Michael Conte, please take it. Paki-next screen na. Screen po. Next slide. Yun! Hold mo na. Wow! Oh. Great, Pastor, para makita talaga sa Roma. Eh, kung mag-present na lang tayo, present natin yung 100%. Oh. Ano ang position natin sa DSWD sa province of Cebu? Ang position po natin doon bilang facilitator is our regional director sa DSWD. Wow! Region 7. Regional director ng DSWD sa Region 7! And itong Region 7 na ito, yung hold lang yung na-explain ha, may ma-explain ako dyan. Yung ngayon yung pagpasok namin dyan sa ano sa Region 7 totally is it's a miracle of God because yes. Ang umahawak dyan sa Purpis is a group of territorial people. Yes. Pero nung nakita natin yung pagtuturo natin at nakita yung galaw ng pagbabago sa kanilang mga beneficiary, ibinigay ang buong province ng Cebu. Wow! Thank you! Dito tayo, Pastor Roy. Sa tingin natin, meron siyang mic? Come on! Yun lang. Yeah, because people are looking for their mic. Looking for the power, but look at him. You think he has the might and the power? No. No! But the Spirit of the Lord is in you! The Spirit of the Lord is in you! The ritual, the ritual, the ritual sin of bringing him to be the angel of the angel of prophets. Give God the glory now! Sagyan mga kapatid ha, pero estudyante ko sa Bible School sa Acts. Saan si Father Romy Alano? Bakit wala dyan absent? Sir, hindi po ka makabangon, nag-collapse. Oh, may mga testify mga classroom. Nag-collapse. Binubuhan ito pag-ibalik sa doon. Pero tingnan nyo ngayon, regional director. Tama. Huwag tayo lang antay na maghanap ka ng posisyon. Sa UBC, wala ka ng posisyon. May marami naghanap ng posisyon dyan. Marami na maniningil at namunit ikaw para makakuha ng posisyon. Pero itong posisyon ay ito galing sa Diyos na kami. This is what we need. We need God to set us up and do the work of the Lord. Second one, I am going. You have no might and you have no power. But my God says, you have the Spirit of the Lord. Amen. Thank you, Pastor Roy. Now, tingnan nyo yan. Anong lugar yung pinagtipunan ng Corpus? Sandali lang pala. Pastor Roy, sandali lang, sandali lang. Ano yung sabihin ng Corpus? Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ngayon, 5 piece na. 5 piece na because binigyan po sila ng bigas almost 1 year. Oh. Pagkatapos yan, mayroon pang susunod gagawing educational. Yun ang ginawa natin, President Timang. Kinausap ng Panginoon yung mga head ng DSWD. Mayroong tao doon payak. Oh, ang plano niya sa kanyang influence ngayon, you see, hindi niya pagkakubapo. Hindi pa nakulakong lawas. Hindi pagkaganda ng katao, hindi pagkakagrive na magandang sasakyan. Yung sasakyan mo, maiwan niya. Yung bahay mo, maiwan niya.
Papalitan ng Diyos yung kanibukha mo ngayong wapo. Papalitan mo ng Diyos. Pero ang makita mo, hindi sasakyan, hindi ba? Yung kaluluwa ang makikita natin sa dami. Ang plano mga kapatid, nationwide. Hindi lang si Bo, nationwide. God bless us. Mamaya, turin natin yung gusto mo. Sinama ba ko ito? Now, ibalik ko natin yung brand, yung kanina. Yan! Kita nyo na anong lugar yan? Simbahan yan. Kanino yan simbahan? Kayo ang nagsabi ha? Simbahan ng Katoliko. Hindi yan mangyari noon. Kulto tayo noon. Kulto tayo noon. Mga sila mo na yan, nagpupakit na sa dingding. Pero ngayon kita sa dingding, nasa loob na. Sinong magawa nito tayo? Hindi ang Diyos ang may gawa. For the glory of the Lord, this is God's work. Roman Catholic Church, building is now open for us. Oh, hallelujah. Palakpak sa Panginoon, mahabit. Next! Ah, tingnan niyo mga dalawang artista natin. Kung papasok yan sa pelikula, dinahin mo yan. Ngayon, pumasok sa Panginoon, isita yung conference na highlights na mag- ipalaki na sila. Next. Uy! No. Oh, talawas Pastor Henry. Pau-pau-upaw na na. Pastor Henry, halika, Pastor Henry. Kapatid ko ito mga kapatid. Sa white over power, kapatid ko ito. Pero huwag kayong magtanong sinong guwapo sa aming dalawa. Sa ulo pa lang, bagsak kayo sa akin. Sa sigaw, ilang corpus barangay ang inawakan? As of now, naghahawak kami ng buong Cebu, lowland at saka yung mountain. So mga, sa Cebu, mayroon tayong mahigit 20. 20 barangays. Kaya inawakan lang namin yung kaya namin. Okay. Dahil sobrang dami. Sa sobrang dami. Sobrang dami. Dati hindi natin meron yun. Kung sa suwiling mo ang hirap, pero ngayon sa sobrang dami, hindi na makaya. Kaya tumulong kayo mga pastor, maglang kayo manuhon, nagasin mo! Nagasin mo! Binagsak ang pintuan, huwag natin antay na isa kaya ng Panginoon, hanggang bukas kumilas mo tayo! Thank you, sorry. Next slide, please. Pastor Jular Gerhardo, Balamba, ilang barangay sa iyo? Sa 1 month time natin, sa nag-umpisa tayo ng January this year, meron tayong 28 barangay. 28 barangays? Lahat ng barangay ng Balamban town, binigay lahat sa atin. Glory to God! Not by might, nor by power, but by my Spirit, saith the Lord, we get the blessing out of the Spirit of the Lord! Now look at this. Sige, run natin po. Si Mas Katoliko ninyo, tara, tingnan nga ninyo yung mga attendees. Bakit? Tuloy natin. Next natin yan. Tuloy po. Oh, barangay hall. Ah, basketball court. Barangay hall. Next. Purok. Na, oh, okay. Si Pastor, di ka naalag. Binigyan na ng sabi. Kasyon ko rin. Mamaya, kaya. Mamaya, sir. Yan muna. Bakit kailangan ng masimina? Dahil si pastor, ito sila ang magpirma. Dahil kung hindi nila magpirmahan, walang suporta sa gobyerno ng ibigay. Kita niyo yung papel natin. Hindi sila mabigyan ng bigas, hindi sila mabigyan ng alawas kung walang pirma ni pastor. No rice, no food, no cash allowance without the signature of our pastors. Alam naman ang gagawin ng mga tao, pastor, mag-bible na tayo, kaya wala na kaming bigas. Yes! Come on, brothers! Come on, preacher! Nangyay ba?
pastor rin magparte arte. Mamaya na lang. Ano? Hindi mo, chip? No. Ate na lang yan. Pag hindi sila magturo, huwag ang suporta. Tingnan yung kamay ng Panginoon. Huwag na nag-isipin dahil mayroon ganito. Ang kamay ng Diyos ang kumakalap. Ngayon, nagdagdag ang presente ng bigas. Pastor, yung partition ko sa anak, mag-bye next week, mag-bye study na tayo. Wow! Bakit nangyari ito? Because we've been trying this to our own might, our own power, and it did not work. But God sees the needs now. Come on, forget your power and your might. I will seek my spirit. He is a human. Galawin yan, anak ko yan. Padaanin mo yan, yung anak ko yan. Pakainin mo yan, yung anak ko yan. You see? Sa ating positibo sa Diyos. Isang galaw lang ang galing ng Panginoon. Kaya ang revival sa Pilipinas, hindi ito matitigil na kapatid. Tuloy-tuloy na po ito. Salamat sa mga tulong. Salamat sa mga nalangin na kayo mo. Ito na yung pagkakataon natin, mga kapatid. Kumilos mo tayo. Malaki na ani. That's what must be done. Alapin na matapos na ito, wala na. Marvin Puentes, Marvin. Lapu-Lapu City, ilan yung inahawak kanya? Sa Lapu-Lapu City po, mawag po tayo na 12 barangay. 12 barangay, Lapu-Lapu City. Ang nakilala ngayon sa mga tao, hindi na ibang pastor, pastor ng UPC na. Oh, sino nagtuturo sa inyo, pastor ng UPC? Libre promotion. Ano pa nangyari ito? Yung 12 barangay comprising po na yan, 2,000 mahigit na beneficiaries po. 2,000 mahigit na beneficiaries. Hindi marinisan yan ng budget, mga allowances, benefits, kung wala yung firma ni Pastor Marvin Puentes. Harap ba yung Joseph noon? Na pag hindi mag-order si Joseph, walang bigas na ilabas. Okay. We are the Joseph in this last days in mga barangay. Never mind the pain. Never mind the persecution. Just see your dream. That dream is alive for a million souls. Next slide. I'm closing now. I'm closing. Campus ministry, jail ministry, crusades in India recruits. Sinan niyo ha? Noong naupo si General Lim sa NMD as the chairman, yung ating membro na General Patino, kinuha din. Siya ngayon ang head ng traffic enforcement. Yung buong insa, hawak na lahat ng hindi, hawak na yun. Every box, 300, 200, 50 insa, dinadala sa simbahan. Pagdating sa simbahan, nagpupulit sa church mama. Kaya pag mahuli kayo, huwag kayo magpakilalang pastor kayo at nakabayulit kayo. Karamihan dyan na nagmaman, nakasimba yun. Iba dyan, 40 na mahigit ang nabaptize, mga kapatid. Paano ba nangyari ito? Not by might, nor by power, but by the Spirit of the Lord. Sabi niya, Pastor, ngayon 10 bucks. Doon naman ang Bible study, labang diretsan, sige Bible study, mga kapatid. Hindi na mapipigilan. Kumilos po tayo lang. Tulong-tulong tayo. Bawat barangay sa buong Pilipinas, meron drugs to members. Huwag kayong tumingin sa Maynila lang. Ang dami sa bawat barangay, meron drugs to members. Yung iba lang turo, pero walang alawans, walang binigay. Tumingin! Sa mga apostolics, may alawans o wala. Yes. Yes. Gumawa tayo. Tumayo tayong lahat na mga pinibagbigyan natin ng malakas na palakpakan natin, Panginoon.